Hello po at magandang tanghali Agri Farmers. Harvest na naman tayo ngayon. So, hindi natin alam kung magkano ng presyo. Dati 20 pesos 'yun. Sana hindi bumaba. Sana maabutan pre natin. So, yung status ng ating talong dito, wala pa kasi itong release Agri Farmers. So, napansin niyo ano? Nakatabo na siya sa daan. Kaharang na. Di kagaya dito sa kabila. Kung may release kasi 'o, oh, ito yung mga naka-trilis sa mga tatalian pa yan. So dito, expecting siguro ganun pa rin. Nakapag-umpisa na tayong mag-harvest at mag-selection. So ito yon, yung selection. Yon yung class A. So, dito banda yung class B. Pahinga-pahinga muna kasi break time. So ayun, agri-farmers. Pahinga-pahinga muna pag may time. Yun sa likod ko, yung 5 months na talong natin, magsi 6 months na. So far, maganda pa naman, marami pa ring bunga. You know, mga nakalambitin. Dito to yung mga sinasabi-sabi nila agri farmers na si Calixto ay ano, yung iba ano 6 months lang hanggang 6 months hanggang 5 months. Ano na, tanim na naman sila ulit. Iwan ko lang kasi sa akin hindi yung pamamaraan natin iba, iba sa kanila. So ang pamaraan natin agri farmers ay pahabain natin ang buhay ni talong. So i-share ko sa inyo ngayon. Ito yung paniniwala ko lang ha. Kasi iba't ibang farmers, iba't ibang practices agri farmers. So sa akin lang, ang hirap magselfie. Ano agri farmers? Para itong practical tips na sa akin lang kasi hindi naman lahat ng panahon kopya-kopya lang tayo sa mga of course nagkopya nga tayo sa mga ibang farmers para pagkuha ng mga idea, yung mga napanood natin na mga vlog sa ibang mga farmers all over Luzon, Visayas and Mindanao. Iba-iba yung practices natin. So sa kanila ano ang sinishare nila, puro mga abono na mga ano napakamahal. So, hindi natin afford yun agri farmers, which is ang goal natin sa ating tanim ay ano, pahahabain natin kung kaya ba talaga lampas isang taon ito si Calixto. Kasi hindi pa ako nakakita ng nag-vlog na matanda na yung Calixto niya. Kadalasan ano lang, parang pinapakita lang nila kagaya ko, nagtanim, harvest, parang ganon. So hindi talaga totoong pinapakita ng kung gaano ba kataas o kahaba yung buhay ni Calixto. Sa atin observation pa lang to, gaya nga ng sinabi ko sa una nating pagtanim nito, napahahabain nga natin yung buhay. So ito yung pamaraan ko. Hindi ko alam kung effective ba pero so far ano naman kasi mahaba na yung talong natin. At nasa kalahati na siya sa ating kota. So ang kota natin ay 1 year. Kung kaya pa malampas 1 year, maka-income tayo, gagawin natin. So ito yung ginagawa ko agri farmers, sa akin lang paniniwala. Ang ginamit ko kasing abono, ano? Noon 1620 lang. So si 1620 more on ano siya, si phosphorus sa ugat, yung 20% niya. At yung 16, nitrogen. So, mga dalawang buwan siguro, ginamit ko si 1620 dito. Nung magti-3 months na siya, nagpalit ako ng urea. Hanggang ngayon, urea pa rin yung gamit ko. Ito yun, no? Yun yung urea. Base lang kasi sa ating paniniwala bilang or pag-analyze. Kasi, pag nag-farm tayo, hindi naman pwede yung tanim ka lang ng tanim, abono ka lang ng abono. Hindi mo talaga naintindihan yung ginagawa mo. Hindi mo talaga alam totally. Kopya ka lang ng kopya. So sa atin, ina-analyze natin at binabase natin sa hitsura ng ating tanim. So nung naggamit ako ni 1620, okay naman yung kalabasan. Normal lang, normal lang yung ano niya. So yung nakaranas ng stress yung talong natin, lumiit yung dahon. O siyempre, of course, ano, alam niya ng mga magtatalong na hindi talaga
sa lahat ng oras, maganda yung ating tanim. May time talaga na, ano siya, parang wala siya sa mood. Kumbaga, ano, stress siya. So, meron din time na maganda yung itsura ni talong. So, hindi natin alam kasi sa akin lang, siguro sa condition yan, weather condition, extreme weather condition, parang napakainit, biglang ulan, pagkatapos, street ng mainit, parang ganun. Mga insekto, package na, white flies, uod, lahat. Saka mga fungus. So sa atin, ano, ngayon hanggang ngayon, urea. Ang pagkakaintindi ko talaga, sa akin lang, ang target ko ay pahahabain ko yung buhay. So hindi ako nag-add ng potassium, kasi pag may potassium talaga, na experience ko yun sa ibang tanim noon, nung nag-trial pa ko dun sa bundok, yung sinasabi ko na dating area ko dun sa likod yon. Kita nyo, may area kasi ako dyan, dati. Kaya lang walang tubig, kaya bumaba tayo dito. Madali siyang gumulang. Pagkatapos, totoo, mahitik siya pag magbunga kasi may potassium nga eh. Pag ganito talaga, fruiting stage, yung explanation talaga ng mga agriculturist, ano talaga, si balance yung mga 1414 or 3416, parang ganun. Pero sa atin, iba. So, hindi tayo gumamit noon na nagpotassium tayo. Kasi nga, ang pagkakaintindi ko lang, si nitrogen yung kailangan ng tanim. Pagkatapos si phosphorus. So, yung nakita ko na yung ina-apply ko, wala talaga yung, walang potassium. Nagbunga naman siya. Marami pa rin siyang magbunga, pero hindi siguro kasing rami ng iba. Kasi sa akin lang, kontento na ako pang ganito. Harvest lang ako ng 500 kilos sa etong area lahat kasi sa likod ko, ano pa, kasi simula pa lang. So, last previous harvest namin na 513 kilos. So, hindi natin na ano yun kasi hapon na kami natapos. At, para sa akin, okay lang mga ganyan. Hindi ko na, mas malaki pa yung ibubunga ng ating tanim kasi parang pinipuwersa natin yung, tanim. Para siyang tao na pag may edad siya, ang tao, pag hindi pa nakarating sa mga 20 plus, pag mabubuntis yan, underage pa yung mga 18 o kaya 16, parang madali siyang mag-mature. So, siguro din, ganun din sa talong, sa tanim. Kung para hitikin natin yung bunga niya, pagkatapos biglang parang maano si talong, at saka yung ibang mga gulay or mga vegetable o mga tanim na namumunga. Parang mapababa natin yung lifespan niya. Hindi, ang yung lifespan niya ay hindi aabot sa ganun katagal na panahon. Kasi nga, parang pinapalabas kasi natin na pag nakatanim na siya, kailangan nating abunuhan ng ganito para maka-harvest nga tayo. Totoo nga, i-income nga tayo, pero sa ganung proseso, paramihin mo nung masyadong marami yung pag-apply mo ng potassium, mabilis si talong mag-matured. At kita nyo naman 5 months pa yan. Magsi-6 months na kasi na ngayon, mga may kalahati na ngayon. So magsi-6 months na to. Kasi January ito The new year ito na transplant. New year ako nag-transplant pero hindi ko nasabay. Gaya nga ng sinabi ko, paunti-unti lang. So doon, siguro yung mga 5 row, pagkatapos January na dito banda hanggang doon. At hanggang sa likod ko. Itong sa likod ko, nahuli to ng mga 2 buwan. Parang ganun. Pero itong area na to, itong lahat, pinakaunang area natin. So yun yung paniniwala ko na pag masyado kang gagamit ng potassium, totoo nga, makaka-harvest ka nga. Pero anuhin mo naman yung harvest mo kung ang kaya pa lang itatagal ng talong ay mahigit 1 taon, isa yung 5 months lang o kaya 6 months. Yung iba, rinaraton nila. Sa atin, hindi tayo gagawa ng ganun. Di natin iraraton si talong natin. Pahabain natin ito hanggang sa mga kaya natin. Gaya dito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung agri-farmers. So, kung makaabot man siya dito, si talong natin siguro mga 8 months na siya. O ito, mataas na si talong natin.
Diyan, lampas na sa poste. So, target natin, pahabain talaga natin to. Parang ganito ba? Ito tayo sa baba. Oh, ito yung puno niya. Pahabain, pahabain ng haba, ng napakahaba. So, makikita natin doon. Kasi, sa akin lang, si Talong, pag may talbos, may bulaklak. Kita nyo dito. Oh, ito yung sa baba. Oh, di ba? May bagong talbos, may bulaklak. At pag may bulaklak, may mga ganito. May mga bunga, oh. So, yun. Kung dito ang ating talbos hanggang sa taas, mamumulaklak yan. Gaya nito, sigurado, maraming bunga. Kaya dito, kaya lang bago pa tayo nag-harvest dito sa area na to. Kaya mga konti-konti na lang nakikita nyo. So, yun. Ganito. Ah, ang taas na nito. Oh, lampas na. Lampas na sa aking kamay. Kung ganito kataas yung talong natin, at saka buhay pa siya, susubukan natin na pararamihin yung bunga. Tingnan natin. Doon na tayo mag-adjust agri-farmer sa ating fertilizer. Kagaya ko. Siguro mga susunod na buwan, 6 months na si talong natin, dito na tayo mag-a-apply ng potassium. Kasi nga, yung target natin, paramihan ang bunga. Oh, may bulaklak pa naman, pakunti-kunti, pero okay lang. Kasi nga, sabi ko, walang potassium yung ano natin, 4600 lang yung ginamit natin. Di kagaya dito sa kabila, ano. To, napakabata pa niya, ang dami niyang bunga. Si Calixto talaga napakalakas magbunga niya ng 3 months hanggang 5 months siguro. Parang ganito, parang ganyan. So yung iba kasi, yung mga nagbablog, ano raw, pag mag 6 months, hihina na daw. Sa atin, hindi naman, hindi ako maniwala dun. If ever mangyari yun, may meron na tayong mga technique, kumbaga. Meron tayong sarili nating ano, pamaraan. So doon tayo, sa next month na tayo magdagdag ng potassium. So gagamitin natin triple 14 at saka potas. So more on potassium na tayo para makikita talaga natin. Kasi abunda na ito sa ano, sa nitrogen at saka phosphorus. So papalitan natin kasi ang target natin paramihan ng bunga. Kasi siguro ano yung presyo, bigla yung tataas. Kasi ganito yan mga mangyayari. May El Nino na paparating at saka yung gulay ay magmahal talaga pag napakainit na panahon. So sa atin, meron tayong nakahandang ano, may mga drums tayo. Doon din sa ating imbakan ng tubig. Nag-ready na tayo. Punta tayo dyan, agri-farmer, sa ating imbakan ng tubig. Maraming bunga yung dito, banda. Harvest pa tayo dito mamaya. Yun, maraming bunga dito. Tindi. Dami nito, oh. Ito, naputol kahapon, oh. Patamaan sa ating grass cutter. Hindi kasi, ano. Kahapon, no, kasi. Continue tayo sa pag-grass cutter dito pagkatapos ating mag-spray. Wah, ito yung pangalawang area. At doon din sa baba yung pangatlo, panghuling area. Ano rin, masukal pa rin. Yun, no? Mahigit. Isang, 1,000 plus lang dito, agri-farmers, kasi hindi naman ito kalakihan. Hanggang doon pa yan. May mga maliliit. Puntahan natin kasi na-wash out yung ano, ating ano, baka ng tubig. Ayun, agri-farmers. Wala na. Yun yung gagawin natin. Baba tayo dyan. Harangan natin para magka-tubig na naman dito. Harangan natin para maka-imbak tayo ng tubig dito, banda. Kasi na-wash out. Ito yung side po ng ating ano, power spray. Linisan natin ng konti. Na madumi na. Lakas pa naman yung tubig, agri-farmer.
Tanga na ng isa. Isang sako na lang. Ito yun, oh. Yun. Yan na ba? Yan. Simula na yung mag-unbak. Mag-upon. Sarangan natin ang dahon. Yung gawin natin yung pangharang itong dahon, harang-harang. Ayan, harangan na. O, kita nyo agri farmers, nag-imbak na siya ng tubig, oh. Di na nakadaan yung tubig, so natrap na siya dyan. O, ito na. Ito yung saipo natin, oh. Sa ating power spray. So, dyan lang siya banda. Ito yung ginawa natin. Nagharang tayo ng concrete dyan. Hindi natin sinagad kasi pag malakas yung baha, yung sandbag natin, madadala ng agos, pero hindi basta-basta kasi nakatali itong twine. Ito. So, hindi siya nadala. Hanggang dyan lang siya. So, magagamit pa rin natin, oh. Nag-ubisa ng ano yung tubig. Yun, oh. Yun, tubig yan. Hanggang aagos yan, dyan sa taas. Parang mag-overflow na. Pero okay na, kasi itong ating siphon, ano to, matatakpan na siya ng tubig. So, kung gagamitin natin yung power spray, madali lang makahigop. Yun. Para-paraan lang, agri-farmers. Sa akin kasi, kung kailangan mong magdilig, diligan mo yung tanim. Kasi ang tanim ay para ring tao. Kailangan din nila ng dilig. Sino diyang hindi nadiligan? Di, joke lang. Para rin siyang iinom sila at saka kakain. So, yun, pinapakain natin ng fertilizer. At saka diniligan natin ng tubig. At kung ano paman. Na mga pambataba or mga pestisidyo para sa pag-control ng mga insekto, para maganda yung ating kita for income. So yun, malapit na siyang maapawan ng tubig. Pag naapawan na yan, pwede na yan. Kung magdilig tayo dun, may kaunti pang pero okay lang yan, mahina lang yan. Malakas naman yung agos. Kasi hindi ito hindi ito stagnant na area. Kumbaga, pag malakas ang ulan, may mga tubig nandun sa Robinson's Place, subdivision, dito babagsak lahat. Kaya mawawash out ito ng mawawash out. Ilang beses ito na wash out. So ito lang, napatibay natin ng konti kasi binauna natin ng concrete bago natin nilagyan ng simento. Kaya ganyan yung niya. Hindi siya basta-basta na. Yun. Oh, malapit na siyang maapawan. Kalahati na. Yun, agri-farmers, oh. May tubig na. So, tapos na. Ito yung tab natin. Balik tayo dun sa area. Continue tayo service. Dito may makukuha rin, oh. Yung mga malalaki. So, balik tayo sa pag-harvest. Mainit ito banda. Yun. Ito, ganito kalaki, oh. Laki nito, oversize. Class A pa naman. Yan yung mga kalexto na mga bunga na prepared ng iba, pero hindi naman lahat ganyan na sizes. Kahit nga sampalaya, gusto nila yung mga ganito lang kalaki, oh. Ganito raw kalaki yung ampalaya, hindi napakalaki kasi parang reject nga. Tuloy tayo sa pag-harvest, agri-farmers, ngayon, mamaya. Kasi napakainit pa.
At kung bago pa lang kayo sa ating munting channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakiclick yung notification bell para updated kayo sa gagawin nating videos regarding sa ating pagugulayan, lalo na itong talong. So, abang-abangan nyo agri-farmers kasi hindi ko na mabilang kung ilang ulit na kami nag-harvest. Pero simula kasi February, harvest kami. Kasi nga, yung talong, 45 days, harvest ka na. So, nag-transplant tayo, New Year. So possibly, 45 days, mga February, nag-umpisa na tayo nag-harvest hanggang ngayon. Ngayon, walang tigil. Every, ngayon, harvest ngayon. So, bilang ka na lang ng tatlong araw. So, bali, tatlong araw lang hintayin mo, harvest ka na naman. So, ito yung nangyari. Hindi tayo nakalagay ng trellis dito. Pero pwede pa naman to kasi hindi ko to pinopruning kagaya dito na nakaway pruning. Kasi lahat dito nakaway pruning yan. Nilagyan natin ng trellis para hindi matumba. So yun agri-farmers. Pakishare na rin po para marami tayong matutulungan na mga baguhan din na farmer. Ulitin ko, hindi tayo expert. Based lang ito sa ating experience dito sa field. Kasi ikaw talaga yung para sa pag-manage ng tanim mo, malalaman mo talaga kung ano yung kulang, ano yung mga dagdagan at saka bawasan. So hanggang doon lang muna agri-farmers. Maraming salamat at happy farming. God bless.